Ang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. So guys, mas tumitindi na nga ang mga kaganapan ngayon sapagkat etong si Dr. Nyag ay inamin na dito kay Moira na meron na siyang ibang mahal na babae. Kung kaya't sa galit nga nito, sinabi ni Moira na umalis na ito sa kanila. Subalit pinapangako nga niya na pag nalaman niya kung sino ang babaeng ito ay sisiguraduhin niya na sisirain nga niya ang buhay nito. So pinahanap na nga niya sa isang investigador ang etong babaeng ito kung saan ay tisay nga ang codename. Ngunit wala talaga siyang clue kung saan ito nakatira, kung ano talaga yung pangalan niya. Pero nakita nga ito ni Lynette. Kung kaya ta parang mas nais niya na medyo maglaylo nga dito dahil alam niya na masisira at masisira ang buhay nila mag-ina at lalong-lalo na ang pangarap ni Annalyn kung sakali na eto nga si Moira ay malaman ang lahat ng katotohanan. Ngunit hindi pa nagtatagal ay tila ba malalaman na nga nito na eto nga si Tisay ay si Lynette pala kung saan ay kaibigan ng turing nga niya at pinagsasabihan niya ng lahat ng sama ng loob niya tungkol dito kay Robert. Kung kaya't na malaman nga niya iyon ay talagang galit na galit siya dito at sinampal nga niya ito dahil nga sa parang pakiramdam niya ay plano lahat ni Lynette na kuhanin ang loob niya upang makuha din ang asawa nga nito at upang malaman ang mga nangyayari sa kanilang bahay. Panay, sabi naman ito ni Lynette na hindi niya alam na etong si Robert ay asawa nga nito at matagal na panahon na may namagitan sa kanila kung saan ay si Annalyn nga ay ang naging bunga. So baka itong hayan nga natin kung ano-ano pa nga ang mga kaya pang gawin ni Moira dahil nga sa pagmamahal niya dito kay Robert. So lahat ng yan dito nga lang sa Abot Kamay na Pangarap.